Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Hope, ang nagbibigay pag-asa sa bawat isa. And for today's video, I'm just going to give you 5 tips on how to prepare for Christmas. Because it is already September at nga naman, sino ba naman ang hindi excited sa Burr? Ibig sabihin ng Burr, malapit na ang Pasko. And so, I am so excited to give you these 5 tips on how to prepare for Christmas. Kasi meron akong pinanghahawakan na talaga may pag-asa ako guys na tatapos na ang pandemic nito before Christmas. So, panghawakan natin yun. Without further ado, let's go on to the 5 tips. Number 1, make a checklist ng mga kakailangan ninyo. Mga pagkain, mga pangalan, mga regalo. Lahat ng checklist. Check, check, checkan mo na. Number 2, assemble your Christmas tree and Christmas decorations. Number 3, mag-ipon ng mga pera para sa inaanak, pamangkin, kapamilya, kapuso, lahat. Number 4, choose your best OOTD para sa mga Christmas parties. Number 5, be excited to attend church with your family. This ends my vlog. Let us all prepare for the happiest moment of our year. Merry Christmas, everyone! Ang pangalan ko ay Hope. Madalas, ako yung tinitingala ng ibang tao dahil sa napaka-positibo ko at punong-puno ng pag-asa. Just like my name, Christmas. It's my favorite time of the year. Bukod sa pinagbubuklod nito ang bawat tao, punong-puno din ang panahon na to ng kasiyahan. Pero, sa hinabahaba ng paghihintay ko, ito lang ba ang matatanggap ko? Tila nagbago lahat. Pasko, biglang mas lumamig dahil sa magkakalayo ang bawat tinig. Mas naging madilim ang paligid, mas naging malungkot. Nagbago na ba ang Pasko? Nagbago na ba ang mundo? Pagod na ako maghintay. Pagod na ako umasa na isang araw babalik ang lahat. Nakakapagod kumapit sa mga pangakong hindi ko alam kung kailan matutupad. Oo, alam ko naman na may rason ka. Alam ko rin man na may plano ka. Pero, para kanino nga ba ang Pasko? Para ba sa mga taong may panregalo lamang? Para ba sa mga may pamilya lamang? Sa bata? Sa masasaya? Kanino nga ba ang Pasko? Oo, alam ko, para sa'yo. Pero sinasa puso ko ba ito o nananatili na lamang sa isip ko? Para kanino ang Pasko? Para sa isang tao? O para kay Kristo? Napakasakit isipin na ang Pasko sa atin ay nakadepende na lamang sa kasiyahan, regalo, at karangyaan. Ang Pasko ay isa na lamang na ideya at hindi na nakatutok sa totoong bida. Bida na laging nagsasabing, sa bawat Paskong hindi ako ang iniisip mo, ikaw lang ang lagi na sa isip ko. Sa haba ng oras na ako'y nilimutan mo, niminsan hindi ka nawala sa mga kamay ko. Sa dinarami-rami ng iyong listahan ng mga gustong regalo, ibinigay ko ang anak ko para sa'yo. Isang regalo na magbabago hindi lang ng taon, kundi pati ng buhay mo. Hindi mo kailangan maghintay para pansinin kita. Ako mismo ang lalapit at yayakapin ka, kahit na matagalan ka pa. Hindi ako aalis at hihintayin kita. Sa paglapit mo, sasalubungin kita. Alam kong napakahirap at gulo ng mundong ito, pero mas pinili kong manahan di lang dito sa mundo, kundi pati sa puso mo. Pasko, sana hindi lang ito ang panahon para alalahanin mo rin ako. Pasko, ni minsan, hindi ito nagbago. This is
Since my vlog, sana hindi lang ako ang natuto at napaalalahanan kung para kanino nga ba talaga ang Pasko. Again, it's me, Hope, ang nagbibigay pag-asa sa... It's Jesus ang nagbibigay pag-asa sa bawat isa. Merry Christmas,